and hello world sa lahat ng travelers natin sa buong mundo, sa buong Pilipinas o sa mga sulok ng mundo. SWGaba na pabalik ng Pilipinas o SWGaba na papunta pa lang sa ibang bansa. Para sa iyo ang video na to, para sa baggage issue. Oo. Kasi nung ako ay nag-abroad, hindi ako nagdala ng maraming gamit kasi nga natatakot ako na ma-overbaggage. Kaya pagdating ko sa ibang bansa, walang issue uniform doon, kaya wala akong masuot. At sa pag-uwi ko naman, nagdala naman ako ng maraming kasalubong, kaya na-overbaggage ako. Kaya bibigyan ko kayo ng tips at sabihin ko rin sa inyo kung ilan ba talaga ang pwede dalhin. Ilang kilo ba talaga. So, kung baguhan ka pa lang sa YouTube channel ko, please subscribe and click the notification button para updated ka sa mga video na ipopost ko. So, let's... So, ang topic natin for today is ilang kilo ba talaga ang pwedeng dalhin pag magpapa-check-in ka ng baggage mo sa airport. Ganito po yan, guys. Yung baggage natin nakadepende sa ticket na bibilihin natin. At kung hindi naman tayo yung bibili ng ticket natin, pwede natin i-check muna yung ticket natin kung ilan ba talaga yung allowed. Oo. Kasi may mga ticket na walang baggage. Kasi walang baggage, mas mura. Mas maraming baggage, mas mahal. So, ganito yan siya. Pwedeng may 25 kilos, may 35 kilos, at mayroon ding 64 kilos. Oo. So, pag yung ticket mo ay 20 kilos lang ang baggage, pwede ka lang magdala ng isang bag na malaki na 25 kilos ang laman at 7 kilos na hand carry. Pag yung ticket mo naman ay mayroong 35 kilos, isang bag lang din ang pwede mong dalhin. At pwede ka rin magdala ng hand carry na 7 kilos. At hindi po lalagpas sa timbang kasi babayaran mo po yan. At kung yung ticket mo naman ay ang kilos na available ay 64, pwede ka magdala ng dalawang bagahe. Hahatiin mo yung 64 sa dalawa. So, kung hahatiin mo sa dalawa, magiging 32 siya kada isa. At wala pong lalagpas sa kilo. Kasi, hindi nila talaga ina-allow na sumubra sa kilo yung bagahe. Oo. At tulad ng Cebu Pacific Airlines, ito po yung less ng baggage na allowed sa kanila. At sa Philippine Airlines naman, ito po yung baggage na allowed at depende po yan sa ticket na mabibili natin. Oo. So, yan po ang baggage kilo allowed sa check-in at saka sa hand carry. So, yan po ang pwede nating dalhin. Check nyo na lang po kung sa mga ticket nyo kung ilan po ba talaga ang include sa ticket nyo para sigurado kayo. At bibigyan ko kayo ng tips para hindi kayo ma-overbaggage. Sa bahay pa lang, pag tinimbang nyo yung bagahe nyo, dapat less than siya sa baggage na available sa ticket nyo. Kunwari, yung baggage mo is 20 kilos. Pag tinimbang mo siya, dapat nasa 19 kilos lang siya or 18 kilos lang siya. Kasi yung timbang natin sa bahay, hindi parehas sa airport. So, possible na mas marami yung timbang pagdating sa airport or pwede rin na mas kukunti. Pero para wala tayong masayang na gamit or para hindi tayo mag excess ng ng bayad kasi mahal ang bayad sa airport, mas mabuti na kung less than yung kilo na ihahanda natin.
yung mga hindi na mga importante, huwag nang dalhin. Oo. Kasi sayang din naman, di ba? And ikaw, kung may pambayad ka pa, ganun. Kung may extra pera ka, eh yung sakto-sakto lang, eh sayang naman, may iwan mo yun sa airport pag hindi mo nabayaran. So, mas mabuting sakto-sakto lang yung dalhin natin na kilo ng bagahe natin. Kasi sa hand carry din, 7 kilos lang talaga yung allowed. At saka may mga personal accessories ka naman, tulad ng laptop, camera, or mga ibang gadget pa dyan, hindi rin yan, hindi siya include sa 7 kilos na hand carry. Pwede mo siyang ilagay sa maliit na bag at dalhin mo siya, hindi mo siya ilalagay sa cabin crew. So, okay lang yun siya. Pwede mo siyang, or pwede mo lang bitbitin. Pwede mo lang siyang bitbitin yung mga laptop ko niya, mga EDC na ibang pang mga gamit na personal. Pwede kang magdala ng mga dalawang maliliit na bag. Pero huwag naman yung masyadong maliliit lang. Oo. So, yun po ang pwede nating dalhin. Kasi sayang naman. I-share ko lang sa inyo experience ko nung papunta pa lang ako ng ibang bansa, hindi ako nagdala ng maraming gamit kasi takot nga ako na mag-excess baggage. Kaya nung dumating ako sa ibang bansa, nung first na abroad ko, wala akong masyadong gamit kasi nga dahil sa takot na baka mag over baggage ako, wala akong pangbayad. Eh siyempre first timer ka pa, di ba? So ganun talaga but first timer. At nung bumalik naman ako sa Pilipinas, excited akong umuwi at nagdala ako ng maraming pasalubong na hindi pa rin sapat kahit gano'ng karami. Ganon talaga. Nag-overbaggage ako at yun ay Emirates Airline. At nagbayad ako doon ng $100. Oo, $100 ang binayad ko kasi hindi ko naman maiwan yung mga chocolate. Sayang naman. So, sa mga pa-uwi, huwag na kayong bumili ng maraming chocolate. Pwede kang bumili sa Pilipinas. Oo, sa Pilipinas na lang kayo bumili. Kaysa bibili pa kayo kung saan-saan lugar kayo galing. Tapos, mag-i-excess baggage kayo. Sayang, pagod nyo. Doble yung babayaran nyo, mas mahal. So, kung isipin natin, pagdating natin sa Pilipinas, mahal siya. Eh, pag nag-excess baggage ka, tulad ng nangyari sa akin, $100 yung binayad ko sa excess baggage ko, edi doble rin yung binayad ko, pagod pa ako kasi binitbit ko yun. May iba akong binitbit kasi talagang dami kong dala, nag-excess baggage ako. So, share ko lang at tips na rin na huwag na kayong magdala ng maraming pasalubong. Ay, Diyos ko, kukulangin din. So, yun lang ang natin for today. Guys, hanggang dito na lang muna ang video natin for today. At sana ay nakatulong ang video natin. Kasi may mga nakikita ako, lalo na sa TikTok, na nagtatanong kung ilang bagahe ba talaga ang pwede dalhin papuntang airport. At para hindi mag-excess baggage, yan po ang dapat nyong tingnan. I-check nyo yung bagahe nyo, kasi yung ticket nyo. Kasi may nakalagay naman dyan na ilang baggage ba yung pwede mong dalhin at ilang kilo. I-double check nyo kasi meron din kasi na ticket na kasi mahal yung ticket ngayon, baka kukuha lang sila ng mura, walang baggage yun. Oo, so mas mabuti nang i-double check. At maraming salamat sa panonood. At kung baguhan ka pa lang sa YouTube channel ko, don't forget to subscribe at click the notification button para ma-notify ka sa mga bagong video na i-upload ko. At thank you so much, guys. I love you all.